Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Ngayon po ay Martes sa 32nd linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay sama-samang magpupuri at magpapasalamat sa banal na misang ito at patuloy na itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at mga panalangin. Sa misang ito ay panalangin natin ang lahat ng namumuno sa pamahalaan at sa ating simbahan upang sila ay maging tapat sa kanilang ginagawang paglilingkod na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Panalangin din natin ang lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ng anibersaryo ng pagka-obispo, ng pagka-pari, ng kanilang kasal upang sila lagong maging tapat sa kanilang ipinangako sa Diyos. Panalangin din natin ang mga kagalingan ng lahat ng may karamdaman upang matamo nila sa pamamagitan ng pananalangin din ni Padre Pio ang kagalingan na kanilang kinakailangan. Gayun din ang kapayapaan ng lahat ng minamahal natin sa buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng sumasalungat sa amin at tumahadlang upang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ay kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makakaranas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay mamamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na.
Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at mauwain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang lahat po ay magsitayo. Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay ninyong kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayun din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong lahat.
Wika po ng isang pari sa kanyang humiliya, marami raw sa atin ang mahusay mag-solve ng mathematical equation. Kaya alam na agad natin kung magkano na ang tinubo ng ating negosyo o kaya naman ay magkano pa ang balanse ng may utang sa atin. Pakisolve daw po itong sasabihin ko. 5Q plus 5Q equals... Sorry po. You're welcome. Thank you. Sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Disciples should not expect congratulations for their service. Their work is important, of course, but not beyond the call of Christian duty. And no one can fully repay God for His gifts. Ginamit ng Panginoon ang talihinhagang ito, the dutiful servant, upang ipaliwanag na hindi natin maaaring sabihin na may utang sa atin ang Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang mga iniutos sa atin. We cannot put God in our debt or make the claim that God owes us something. Dapat nating matanto at matandaan, mabuti na tayong lahat ay mga lingkod ng Diyos. There are three reasons daw po kung bakit tayo nilikha. Ang una, to know Him. The Catechism of the Catholic Church number 46, sabi po doon, when He listens to the message of creation and to the voice of conscience, man can arrive at certainty about the existence of God that cause the cause and the end of everything. Makikinig daw tayo pag dinilayan nating mabuti ang kagandahan ng mundong ito, kung ano ang meron ang mundong ito, mapagtatanto natin ng there must be someone who creates this world. Kung tayo laging makikinig sa ating konsensya, malalaman din natin na mayroong isang mabuting, sobrang mabuti, na nagdadirect sa atin upang gumawa ng kabutihan. O mas makikilala natin na mayroong Diyos na may Diyos. Mas makikilala natin ang Ama kung nakikilala rin natin ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sapagkat po si Jesus at ang Ama ay iisa, iisang Diyos lamang. Pangalawa, to love Him. To love God is to obey Him. To love God is to love others, even our enemies. Ano man ang ginagawa natin sa iba, ay ginagawa natin sa Panginoon. At ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit namumuhi naman sa kanyang kapwa ay sinungaling. Sapagkat paano daw po natin mamahalin ang Diyos na hindi natin nakikita kung hindi naman natin kayang mahalin ang ating kapwa na ating nakikita. To love God is to love our neighbor. At mamas mahalin din natin siya, iba kung kilala natin, mas kilala talaga natin, because we cannot love whom we do not know. Pangatlo po ay to serve Him. Ang tunay na pagkakilala at pagmamahal sa Diyos ay magbubunsod sa atin sa paglilingkod. We are all servants of God. Noon po tayo binyagan, tayo ay nakibahagi sa tatlong mahalagang gampanin ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung pagkapari, pagkapropeta, at saka pagkahari. Tayong lahat ay mga hari, pero hindi katulad ng pagkahari ng daigdig na ito, kundi ang pagkahari ng ating Panginoong Hesus. He came not to be served, but to serve. We are called to serve God and our neighbor.
selflessly and generously. Maglingkod tayo ng walang pag-iimbot, na maglingkod tayo ng hindi ang iniisip ay para sa sariling kapakanan, kundi para sa Diyos at para sa kapwa. Maglingkod tayo ng bukas, bukal sa ating kalooban. Ano? Magbigay ng bukal sa ating kalooban. God expects us to give Him the worship and praise which is His due. God honors the faithful servant who loves and serves Him and others generously. Lagi siyang handang ibigay sa atin ang mga biyaya at pagpapala na ating kinakailangan para sa paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Pero dapat lagi nating matandaan na kapag nagawa na natin ang Kanyang mga inuutos sa atin, huwag tayong maghihintay ng pasasalamat niya. Bagkus tayo ang magpasalamat sa Kanya dahil sa tulong niya, sa pamamagitan niya, natutupad natin ang Kanyang kalooban. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nakupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siya nagulat sa bulak sa pilayay ng palakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin
maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong diigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang kalinsilinisang esposo. Kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ang patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapag ika'y natagpuan,
ipapasan. Handang kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handang kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Patid ko kung sino ikaw. Ako'y pastol na nag-alaga, batid ko rin kung sino ako. Nagmamahal sa iyong lubos. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansandambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng main charge ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnay lang po kayo sa mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa main church, sa main store at sa iba pang lugar dito sa pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-apat, bahagi po ng pagdiriwang ng pandaigdigang ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat na naglingkod at nakiisa sa ating banal na misa, maraming maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo at ipaya Kanyang pagkaling at hawa. Isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.